bayan mo, viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Bayan mo, viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa pagdiriwang ng pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod ng iyong anak sa ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalulungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nikipag-usap sa mga Heteo. Wika niya,
ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpila, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, mari po bang si Isaak na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaak. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Nihib. Minsan napadako siya sa ilang ng Berlahay Roy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamilyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamilyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, sinong lalaki iyong papalapit sa atin? Siya po ang aking amo. Tugon nito. Kumuha ng bilo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya't tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tulda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwa niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dukha? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak
ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buon niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo na po ang lahat. Kayong mabigat ang pasa ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga kapatid, sa mahal na pong Jesus Nazareno, kung tayo po ay may nararamdaman na sa ating katawan, pupuntahan natin yung doktor
at sasabihin natin sa Kanya ang ating nararamdaman. Sasabihin natin, marahil, Doktor, nahirapan po akong huminga. Nagsisikip po ang aking dibdib. Lagi po akong may lagnat. Mahina po ako. Hindi ako makalakad ng malayo. Tapos, yung doktor, titignan ang pulso mo, titignan ang BP mo, kung ano-ano pa. Mayroon pa, magpapa-X-ray pa. At sasabihin ng doktor, mabuti pumunta ka rito. Kasi kung sa susunod na linggo ka pa pumunta rito, baka hindi ko na kayang gamutin yung sakit mo. Delikado yung sakit mo. Ayan. Ganyan ang pagkakipagkita po tayo sa doktor. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis. Siya ay kinikilalang makasalanan kasi madaya siya. Kaya marami siyang pera. Maniningil ng buwis eh. At noong naglalakad si Jesus, nakita si Mateo. Tinignan niya si Mateo ng buong pagmamahal. Magiliw na tingin. At nahabag siya kay Mateo. Pinatawad niya si Mateo nang hindi niya nalalaman. Pero nararamdaman siguro ni Mateo, wow, magandang pakiramdam ko, parang pinatatawad ako sa aking mga kasalanan. At ganun nga, si Mateo, sabi ni Jesus sa kanya, Mateo, sumunod ka sa akin, halika, sumunod ka sa akin. At hindi nagkatubili si Mateo na sumunod kay Jesus. Iniwanan niya ang lahat ng pera niya doon sa opisina. Lahat ng mga gamit niya, iniwanan niya at sumunod kay Jesus. At si Mateo, nagbagong buhay. Siya ay naging isang banal na apostol. Siya ay sumulat ng tungkol sa pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Gumawa siya ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. At siya ay nangaral sa maraming tao, sa maraming makasalanan, sa malalayong lugar. Yan si Mateo. Mga kapatid, nakikita po niyo yung mga tinatawag na kumpisinaryo dyan. Dyan po, nakaupo yung pari, naghihintay ng magkukumpisal. At yung magkukumpisal, siya ang magsasabi, Father, ako po'y makasalanan. Marami po akong kasalanan. Sa isip, sa salita, sa gawa. Marami po. Matagal na po ako nagkakasala. Lahat na ng uri ng kasamaan para nagawa ko na. Kaya matagal akong isang masamang tao. Patawarin po ninyo ako. At maririnig nung nagkumpisal, sasabihin ng pari, ang Diyos ay maawain nating Ama. Pinagkasundo niya ang mundo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Sinugo niya ang Espiritu Santo para magpatawad ng kasalanan at magbigay ng kapayapaan. Kaya pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan, patawad ng mga kasalanan mo, patnubayan kanawa ng Panginoon sa kanyang kabanalan
at kabutihan. Sabihin nung nagkumpisal, salamat, Father. Salamat po. Ganyan, magsasabi ng kasalanan. At yun ang maririnig sa pari. Hindi siya magpaparusa na katulad ni Kristo. Si Kristo, nakita niya si Mateo, hindi niya pinarusahan si Mateo sa kanyang mga kasalanan. Yung nagkukumpisal sa pari, bibigyan lamang ng magandang balita, patawad ng kasalanan mo, mabuhay ka na sa kabutihan at kabanalan ng Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mula sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pangunawa, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama naming mapagmahal, mahabag po kayo sa amin. Marami po kaming kailangan na pangkatawan at pangkaluluwa, lalo na ang patawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay.
mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Papuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig nang masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami inagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal na may kapal, banal bilay ay magpalakad at nakiramay sa lahat. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito
ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ang kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pag-ibig mo.
sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Punong Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Sabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesu Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo nang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang habag ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang amin.
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalangal ka na. Nazareno, dinarangal.